Hi everyone, welcome to my channel. At ngayon guys, andito tayo. Ayan, mag-check tayo. Samahan ninyo ako mag-check at magtanim. Itanim na din natin yung marami ng mga ugat dito. Ayan, so ito yung kinat ko na mga rose cabbage 20 days ago. Ayan, after 20 days, ano na nga ba ang nangyari sa kanila? So i-check natin sila pa isa-isa. So umpisahan natin itong nasa harap. Ang dami na niyang ugat. Ayan. So, sa mga ano dyan na yung mahilig magtanggal ng mga dry leaves, kapag ganito pa lang yung dry leaves, guys. Ayan. Nakita ninyo? Ayan. Yung half niya ay fresh pa at yung half naman, ayan, dito sa ibabaw ay, ayan, tuyo na. Huwag ninyo yung tanggalin, guys. Kapag tinanggal ninyo yan, lalo na pag rose cabbage, madalas magkakaroon ng stem rot kasi masusugatan yung stem nila at doon papasok yung ano, bacteria. Ayan. So, magkaka-stem rot yung rose cabbage ninyo. So, kapag ganito, nakaano siya, hindi naman siya nakatanim, okay lang siguro na ano, na tanggalin itong ganito kasi ang pangit tingnan, 'di ba? Tapos i-dry ninyo. Pero ako kasi hindi ko tinatanggal kasi habang nagbibigay sila ng roots, dito sila umiinom sa kanilang babang dahon, dito sa pinakababa na dahon. So ayan, magpapalit din naman sila ng dahon. So antayin ko na lang siyang mag-dry talaga totally. Ayan, para hindi siya lumiit ng lumiit. So ang ganito, ayan, totally dry naman, pwede na ninyong tanggalin. Ayan. So, pwede siyang tanggalin, pero wag yung ganito na half lang dry at half ay fresh pa. Wag ninyong tanggalin, lalo na pag rose cabbage, kasi nga, maselan yung rose cabbage, madali silang kapitan ng bakterya sa stem. So, madalas, ang problema natin sa rose cabbage ay nagkaka-stem rot na lang na kahit wala tayong ginawa. So, ayan, para maiwasan. At ito, pangalawa. Ayan, meron na din siyang ugat. Ayan. So, dito. Meron siya konti, maliit pa. So, wag muna natin siyang itanim. Antayin pa natin ng mga ilang araw ito. At itong nasa harap, lagay natin sa harap yung itatanim natin. Ayan. At ito din. So, i-separate natin yung pwede na natin itanim. Ayan. So, halos sa kanila ay mayroon na silang mga bagong roots. Ito, oh. Pero maliit pa yung roots, oh. Yan, nakita ninyo. So, ayan. Paikot yung roots. So, medyo maliit pa. So, ayan, ito din. Mayroon na siyang roots. Ayan. Yan, lumabas na yung roots. So, ito din, oh, meron na siyang roots. So, ayan. So, magtanim tayo, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtanim ng rose cabbage. Ayan, yung baby na tinanggal ko. Ayan, na ano to siya, guys. Kaya siya itim tingnan kasi, ano to, nag-frostbite. Ayan, yung dulo ng dahon, frostbite yan. So, unti-unti naman siya magpapalit ng dahon. Lalo na ngayon ay spring at growing season nila. So, mabilis lang siyang magpalit ng bagong dahon. And then, magiging dry leaves itong mga na, ano, nagkaroon ng frostbite. Ayan. So, ang ganda ng kanyang roots. Marami siyang roots. Oh. Ayan. So, ayan. Ito din. Tingnan ninyo. Ayan. Mga babies lang na tinusok ko. So, itong mga babies na to ay galing dito. Dito. Nagtanggal ako ng mga babies. Ayan. Yung hinedcut ko to siya. So, hinedcut ko. Nandito yung ulo. Ayan. Nandito yung ulo. So, nandito yung mga hinedcut ko tatlo. So, tatlo din yung ito siya. At itong dalawa. Ayan. Ito at ito. Ayan. So, at ang andito ay namatay nung summer. Napakaganda pa naman nila, guys, nung summer. So, ito nga pala yung gagamitin kong potting mix sa kanila, sa mga ano ko, rose cabbage ko. Ito yung ginagamit ko sa mga krasula, sa mga mahilig sa tubig na mga succulent. So, ayan, krasula at ano, rose cabbage. Ito yung ginagamit ko. So, ganito lang yung, guys. So, kung nakita niyo sa isa kong video, meron akong ginawang potting mix.
Ayun, main pating soil mix for 2023. Pakipanood na lang ninyo para malaman ninyo kung ano yung, ano yun, ano, anong pating mix yon. So, ito yung ginagamit ko pang, ano, Echeveria, ayan. So, meron akong isa. So, ipapakita ko lang sa inyo guys kung anong halo to, ayan. So, meron akong ginawang video nito. So, pakipanood na lang, ayan, for Echeveria, ayan, isa. At ito yung sinala ko na, na gardening soil. Ayan, isa. So, ayan. So, ganyan lang, guys. And then, ayan, and then, may isa. So, ayan, yung kinalabasan. Ayan. So, ito, ayan. Sali na natin. So, ayan. So, ganyan na yung kinalabasan niya, guys. Ayan. So, let's go. Mag-aro tayo. Magtanim na tayo. So, yung gagamitin ko ngayon na ano ay clay pot. Ayan. Kasi marami akong clay pot dito sa bahay. At yung ginamit ko last year ay ganitong pot. Ayan. Plastic siya. So, gusto kong ano sila. Pari-pariho sila ng pot na paglalagyan. So, wala na akong ganito. So, ito na lang yung gagamitin kong clay pot. So, hindi naman sila masyado, ayan, yung differences nila. Ayan, medyo malaki lang siya konti. So, let's go. At mayroon na akong nilagay na, ayan, oh, net. So, hindi ko na siya lagyan ng pamis sa ilalim. Ayan, para madali. Ayan. Talagang, ano guys, sagad na sagad sa ano. Ayan, ganyan ako mag-ano. Ayan. Kasi gusto ng rose cabbage na yung stem nila ay nagkakaroon ng hangin. So, ayan nila yung ano. Kapag ano kasi, kapag yung naka-ano kasi sila nakatago ganito, yung stem nila hindi masyadong nagkakaroon ng ano, hangin doon. Ayan, so, ganyan. Ganyan ako magtanim ng rose cabbage. So, kapag, ano na guys, kapag lagi na ninyong dinidiligan, katulad dito, ayan, oh. Ayan, ito. Ayan, nagiging ganyan din yung lupa. Bumababa din yung lupa kapag nadiligan na siya. Kasi ito, diniligan ko na to siya. Ayan. So, ayan, bumababa yung lupa. Kaya, kailangan, naka-ano talaga siya, naka-level talaga yung ginagawa ko. Kasi habang ka-ano, katagalan, bumababa ng bumababa yung lupa. So, ayan, ganyan na guys. At ito din. At nilagyan ko na din ng ayan, sa ilalim. So, ganyan lang. Paulit-ulit lang guys. Ayan. So, ganyan lang kabilis. So, kapag nag-repot ako ng mga Echeveria varieties talaga, ganito talaga ang style kong mag-repot. Ayan, magtanim. Naka-ano talaga, naka-level yung lupa sa bunganga ng aking pot. Ayan. Kasi, ayan, para, ano, para sa hangin. Ayan, magkaroon ng hangin. At, meron akong maliit dito. Ayan. So, itanim ko siya dito. Ayan, hindi masyado kalakihan na pot. Dito ko siya itanim. At, ayan. So, ganyan lang guys. And then, tusok sa gitna. Ayan. So, nagtataka kayo guys, bakit malaki yung ano, malaki yung pinagtaniman ko na pot. Tapos, ang liit naman ng rose cabbage. Kasi, yung rose cabbage, mabilis silang magkaroon ng maraming, ano, maraming ugat. So, mas maganda kung itanim siya medyo sa malaking pot. Kasi, mabilis kumalat yung, ano yan, yung ugat nila. So, ayun, yun yung dahilan bakit tinatanim ko sila sa mas malaking pot. Ayan. Pero pag mga ibang succulents, ibang Echeveria, sinatanim ko talaga sa medyo mas maliit. Ito kasing rose cabbage, mabilis dumami ang kanilang ugat, kaya mas maganda sa medyo mas malaki. Yung ibang Echeveria, tinatanim ko sa
yung tamang-tama lang sa kanila kasi nga mabagal sila lumaki, mabagal din sila magkaroon ng maraming ugat. Ayan, kaya tinatanim ko sila sa medyo mas maliit na ugat na kasing laki lang din nila. Ayon. At ayan, pagkatapos niyan, guys, meron ako ditong pure water. Ayan. So, diligan agad natin, guys, kasi yung stem naman na pinagpugutan natin ay dry naman siya. So, para ma-ano ng ugat na mayroon palang tubig at hahanapin nila, iinom sila. So, ayan. Para kumalat agad yung kanilang ugat. Ayan. Kunti lang, ayan. Kasi wala naman silang ugat doon sa pinakailalim. So, i-moist ko lang yung ibabaw. Ayan. Ganyan lang, guys. So, ito din. Yano din natin. Ayan. Moist-moist din. So, ayan lang, guys. Ayan. Para mag-ano yung ugat. Malaman ng ugat na ayan, meron ng tubig sa wakas. So, ayan. At inaalis ko din yung ano nila sa rosette. Lalo na pag rose cabbage, kailangan nyo talagang alisin yung tubig sa rosette. Kasi kapag hindi ninyo inalis, hinayaan nyo lang at naano siya ng sunlight. Natamaan siya ng sunlight, umiinit yung tubig, and then ayun, magkakadamage yung stem ng inyong rose cabbage at magkakaroon ng stem rot. Ayan, so kailangan alisin talaga ang tubig sa rose cabbage. Ayan, tubig doon sa rosette ng rose cabbage para maiwasan ang stem rot. Ayan, so ganyan lang, guys, kadali. Ayan, at ito din, diligan na din natin kasi parang kailangan na din yun ng water. Ayan. So, yun lang, guys, ang mai-share ko sa inyo ngayon at irerepat ko pa yung ibang rose cabbage ko. So, thank you for watching and please subscribe to my channel. See you on my next video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Ayan. See you on my next video. Bye-bye! So, ayan, guys, tinanggal ko siya sa kanyang pot. Ito yung pot. Ayan. So, ayan, ang dami ng ugat. Oh. So, hindi pa siya umabot ng isang taon dito sa kanyang pot, sa kanyang lupa. Pero, ayan, ang dami na niyang ugat. O, sikip na si, ano na talaga. Sumisikip na talaga yung ugat nila. Ayan. So, ayan. So, ito ay ilipat ko siya. At ito din. Ayan. So, yun lang.